360 degree view na aking ipinapakita ay sa Our Lady of Lourdes Grotto sa May Cuenca, Batangas. Ito ay matatagpuan sa bundok ng Mount Makulot sa nasabing bayan. Ito ang unang destinasyon ng mga mountaineers na umaakyat sa bundok na ito patungo dun sa peak. Dito rin matatagpuan ang mga kainan at dito rin nagkikita-kita ang mga mountaineers, lalong-lalo na pagsapit ng mahal na araw. Dito sila nananalangin at nagdadasal at humihiling ng kaligtasan patungo sa kanilang pag-akyat sa tuktok ng bundok na ito. Dito sila humihingi ng pahintulot na pupunta sila sa bundok na kung tawagin ay Bundok ni Batala. Kung mahilig ka sa maiksing kwento, subscribe mo na ang channel ko at i-hit mo na rin yung bell button para updated ka sa tuwing mayroon akong bagong video. Tama po kayo. Ang bundok na nasa likod ng Bulkang Taal ay tinatawag na Mount Makulot. Kung kayo ay taga Batangas o dumadaan sa probinsyang ito, makikita niyo ang Mount Makulot kahit saan kayo pumesto. Makikilala mo siya dahil sa may tapyas ang mismong bundok nito. Ito oh. Sinasabi nga ng iba na kung ikaw ay nag-uumpisa pa lang o hindi pa sanay sa pag-akyat ng bundok bilang isang mountaineer, tamang-tama sa'yo ang Mount Makulot. Meron daang hindi matarik, pero meron din namang daang mahirap. Pero sino ba namang mountaineer ang gustong dumaan o umakyat sa bundok na dadaan siya sa mahirap? Siyempre, doon na lang siya dadaan sa madali. Pwera na lang kung gusto ng mountaineer ng thrilling na climbing. Makikita ang Mount Makulot sa bayan ng Cuenca, Batangas. Parang ang katabi mo lang yan eh, pag iyong nakita. Kaya napakadali lang itong akatin. Siyempre, may mga dadaan na ka rin mga station. At ang pinaka-famous na station dito ay ang tinatawag na Our Lady of Lourdes Grotto na matatagpuan sa gilid ng bundok Mount Makulot. Karamihan ng mga mountaineers ay dumadaan dito upang humingi ng proteksyon o magpaalam at sila'y gabayan sa kanilang pag-akyat. Marami ang nagsasabi, lalong-lalo na ang mga matatanda, na ang kwento daw sa kanila na ang Mount Makulot ay bahagi ng bulubunduking lugar na ngayon kung tawagin natin ay Taal Volcano na nagkaroon ng lawa. Dahil kung titingnan natin ang mga naunang mapa, ang mapa ng Pilipinas, wala naman ang Taal Volcano sa nasabing mapa. Hindi ipinapakita dito na merong ganun or merong lawa. I-check nyo rin, di ba? Nagkamali ba sila or hindi talaga nila inilagay ang Taal Volcano dito sa mga mapang nakikita ko? Ang mga mapang ito ay mga sinaunang mapa nung mga unang panahon. Pero may mga ibang mapa na mga luma na rin. Ipinapakita dito ang Laguna de Bay at ang Bulkang Taal. Mabalik tayo sa Mount Makulot. Ito ay dinadayo tuwing mahal na araw. Maraming mountaineers ang umaakyat sa tuktok nito upang masilayan ang kagandahan, lalong-lalo na ng paligid ng lawa ng Bulkang Taal. Hindi man ganito kaganda ang tanawin doon, pero kitang-kita doon ang kapuluan, ang buong Taal Volcano sa taas ng Mount Makulot. Nung ako'y nagmumotor pa dahil sa pag-aahente, merong nakapagkwento sa akin na taga-ibabaw Cuenca, Batangas.
saksi daw ang simbahan na ito sa pagputok ng Taal Volcano. Kaya ito'y tinawag na Simbahang Lubog. Kaya pala nang nakita ko ang simbahan na ito, ito ay nakalubog. At naikwento rin sa akin ng isa sa residente ng Ibabaw Cuenca na marami ang nagkalat na malalaking tipak na bato sa kanilang mga lugar. Palatandaan ito na minsan sumabog ang Mount Taal ay umabot dito. Kaya pinaniniwalaan din na ang mga batong iyon ay bahagi ng Mount Makulot. Kaya tapyas-tapyas ang mga bundok or mga bato dito. Gaya ng sinabi ko, napakaganda ng summit nito. Makikita mo dito ang kalawakan ng Taal Volcano. Meron namang isang taga-Cuenca mismo ang nagsabi sa akin na ang tawag daw dati sa Mount Makulot ay Mount Makulog dahil kahit walang bagyo o sama ng panahon, nakakarinig sila dito ng kulog at saka kumikidlat din dito. Pero kinalaunan, tinawag itong Mount Makulot dahil sa halaman na nakikita dito. Nakulot. Hindi ko lang matandaan kung ano pangalan. Paki-comment na lang po sa baba. Masarap umakyat dito. Masarap maging mountaineer. Pero siyempre, dapat hindi dobling ingat, kundi tripling ingat. Dahil kahit ang tawag sa bundok na ito ay bundok ni Bathala, marami pa rin ang napapahamak dito. Marami-rami na rin ang nagbubuhis ng buhay para makita lang o masilayan ang kagandahan ng hatid ng peak nito. Makikita rin dito ang Mount Halcon na nasa Oriental Mindoro at ang buong isla ng Batangas. Masisilayan mo rin sa tuktok nito. Saksi ang Mount Makulot sa nangyaring pagputok ng Taal Volcano or maging siya ay bahagi ng pagsabog na ito. At sa muli po, tayo'y nananalangin at humihiling na huwag na sanang sumabog pa ang Taal Volcano para na rin sa kaligtasan ng mga taong nakatira sa paligid nito. Pasensya na po kayo sa mga kwento ko dahil bago pa lang po akong vlogger. Pero kung nagustuhan nyo po ang aking ikinuwento sa inyo, inaanyayahan ko po kayo mag-subscribe at i-ring ang bell para pag may bagong kwento, updated po kayo. Marami pong salamat.